Ako'y kawan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y inyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Ngayon po ay Biyernes, araw na ipinapaalala sa atin ng panahon ng pagsasakripisyo. Sa loob ng 40 araw, yan ang paanyaya sa atin. Pamamaraan upang tukdin natin ang pagtawag sa atin ng pagsama sa ating Panginoong Jesus sa kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay upang tayo'y maging banal. Yan ang tunay na pagtawag sa atin, kabanalan, hindi ang kasamaan. At sa ganyang diwa, tayo pong lahat ay magsama-sama. Hilingin natin sa Diyos na ipagkaloob sa atin ang biyayang yan, kasama ng ating pagdarasal sa mga taong nagsusumikap maging banal at sa mga taong nawala na sa kanilang kaisipan ang pagpapakabanal. Silang lahat ay ating ipagdasal, lalo na yung mga may sakit sa kaluluwa na takot na at aayaw na lumapit sa Diyos at humingi ng tawad sa kanilang mga nagawang pagkukulang. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan at humingi ng tawad sa Diyos o ihingi ng tawad sa Diyos ang lahat ng mga nagawa nating kasamaan, ang lahat ng nagawa nating kasalanan, ang lahat ng nagawa nating paglabag sa Kanyang utos. Sabay-sabay tayo, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasal sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinaglaan mo kami ng kaukulang tulong na sa aming kahinaan ay iyong itinutugon. Ang iyong kaloob sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay makamtanawa namin ng buong kaligayahan. Sa pagtanggap namin ito, kami naway makapamuhay ayon sa inaasahan mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Sinabi ng masasama, tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan, at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa ating kaugalian. Ipinamamarali nilang nakikilala nila ang Diyos, at sinasabing sila'y anak ng Panginoon. Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema. Makita lang natin sila'y balisa na tayo, pagkat kaiba ang gawain nila't pamumuhay. Ang palagay nila sa atin ay mababang mababa, at nandidiri sila sa ating gawain. Sinasabi nilang kaligayahan ang wakas ng matuwid, at ipinagmamagaling na sila'y anak ng Diyos. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng mga Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukan natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan, yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Iyon ang usapan ng masasama, ngunit sila'y nagkakamali pagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan. Hindi nila natalos ang lihim na panukala ng Diyos. Hindi sila umasa sa gantimpala ng kabanalan. Hindi naisip ang magandang wakas ng malinis na pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Nililipol ng Diyos yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirining daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man sa tulong ng puon, agad maiibsan. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Kukupkupin siya ng lubos-lubusan. Kahit isang butoy hindi magagalaw. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas sa napakukupkup siyang mag-iingat. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Magsitayo po ang lahat. Ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo roon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng manyang kanyang mga kapatid, si Jesus may pumunta rin sa pista, ngunit hindi hayagan.
Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nagsasalita. Ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya ang Mesiyas. Walang makaalam kung saan magmumula ang Mesiyas pagparito niya. Ngunit alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako paparito o hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo ang siyang nagsugo sa akin, ngunit hindi ninyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa kanya at siya ang nagsugo sa akin. Tinangka nilang dakpin siya ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa niya oras. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Bago po ako magbahagi ng aking refleksyon sa mabuting balita at mga pagbasa ngayong umagang ito, atin muna pong wine-welcome ang ating mga pilgrims mula sa iba't ibang probinsya o sa iba't ibang lugar. Merong mga taga-Angat, Bulacan. Welcome po sa inyo. Meron din pong mga taga Magallanes, Perez, Gumaca, Quezon. Isang napakalayong lugar. At meron din pa rin pong darating from Nueva Caceres. Ano ho? Ganito po kadami pagka Holy Week ang pupunta dito sa pambansang Dambana. Bukod pa po ito sa mga walk-in na on their own, they would like to visit and join the celebration of the Mass here at the National Shrine. Welcome po sa inyong lahat. Saan man kayo galing ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo kayo galing, kayo po ay malugod naming tinatanggap dito sa pambansang Dambana. Katulad po ng palaging ipinapaalaala sa atin ng simbahan, ang paalaala ko din po ngayon bilang pari o alagad ng simbahan ay tayong lahat ang paanyaya sa atin, whether it is Holy Week or Lenten season or other seasons, ay iisa lamang ang pagpapakabanal. Yun nga lang pagpanahon ng Kwaresma, palaging mas intense ang panawagan sa atin at merong tatlong prescription kung paano ito konkretong magaganap sa buhay natin. Nagsisimula ito sa panawagan ng pagbabalik loob. Kaya inaanyayahan tayo laging magbalik sa sakramento ng kumpisal. Huwag matakot, huwag mahiya sa pari. Huwag matakot na magsabi ng kasalanan. Overcome your pride. Pride po yan. Sapagkat yun ang door, yun ang opening para matanggap natin ang biyaya ng pagpapakabanal. At doon nagsisimula ang lahat. When we begin coming to the Lord through the sacrament of reconciliation, nawawala ang ating pride. Napapaubaya natin sa Diyos ang ating buhay at sinasabing, Lord, ikaw na ang bahala. Ikaw na ang mag-take over sa buhay ko o sa buhay namin. At yan nagsisimula ang pagpapakabanal. Katulad ng palaging paanyaya ng simbahan. Pagkatapos noon, meron pang panawagang tayo ay magsakripisyo. Tayo ay magkawang gawa. Tayo ay manalangin. Tatlong haligi ng pagpapakabanal in the context of Lenten season. Bakit lagi natin itong pinapaalaala? Sapagkat realidad sa buhay ng tao na pwede siyang maging masama. Di ba?
At ang panawagan lang sa atin ng Panginoon ay kabanalan. Either ikaw ay tumugon sa kabanalan o ikaw ay maging masama, period. There is no such a thing as middle ground. Huwag kayong maniwala doon sa mga naririnig ninyo na, it's okay to be bad today because they deserve it. Hindi totoo yan. Sa lahat ng pagkakataon, anumang oras, ang paanyaya sa atin ay maging banal. Hindi lang maging mabuti, maging banal. Sapagkat may mabuti na hindi naman banal. Pero ang lahat ng banal ay mabuti. At ang panawagan sa atin ay kabanalan, hindi kabutihan lamang. At dapat tayong maging masigasig sa pagsisikap na maging banal sapagkat realidad sa buhay natin na kahit tayo'y mabuti at kahit tayo'y nagsisikap, pwede tayong maging masama. Yan ang narinig natin sa unang pagbasa. May mga tao talagang masasama ang budi, masasama ang ugali, masama talaga ang pagkatao. At yan ay hindi na kailangang ipaliwanag sa inyo o ipaunawa sa inyo sapagkat karanasan natin yan. We encounter people who are really bad. Yung masaya na nagpapahirap sa ibang tao, yung masaya at walang konsensya na kayang sikmurain na sila ang dahilan ng pighati at pagdurusa ng ibang tao. Iba po yung unintentional ha, iba yon. May mga hindi naman natin sinasadya dahil sa ating ginagawa o dahil sa ating mga preoccupasyon, nakakasakit tayo ng ibang tao. Iba po yon kaysa sa doon sa intentional ang ating ginagawa para pahirapan, saktan at parusahan ng ibang tao. At tuwang-tuwa sila sa ganyan. Yan ang masama. At realidad yan sa buhay. At pwede rin mangyari sa atin yan. Kaya ipinapaalala sa atin ng unang pagbasa. Ang panawagan sa atin ng pagpapakabanal. Kailanman ay walang puwang ang kasamaan sa isang Kristiyanong tinawag sa pagpapakabanal. Kapag ka sumagi sa isip natin ang kasamaan, ibig sabihin, dahan-dahan na tayong hinahatak patungo sa buhay na yan. Dahan-dahan na tayong lumalayo sa Diyos. Dahan-dahan na tayong dinadala sa ganyang buhay. Kapag ka mas masaya tayo na nakakasakit ng ibang tao, kapag ka hindi na natin nararamdaman na meron tayong nasaktan, kapag ka wala nang gana sa atin ang mga bagay na makadiyos katulad ng pagsimba, pagbabalik loob, kapag hindi na tayo apektado ng mga taong nagdurusa at baliwala na sa atin, hudyat na yan na tayo'y dinadala sa kasamaan. Kaya pinag-iingat tayo. At yan ay pwedeng mangyari sa ating lahat. Yan ay realidad. Kaya mas lalong dapat nating pag-ibayuhin ang paanyaya ng simbahan na tayo'y magkawang gawa, na tayo'y magsakripisyo, na tayo'y manalangin nang hindi tayo maging masama. Ang pagiging masama ay hindi nangyayari overnight. Ang pagiging masama ay nangyayari dahan-dahan. Nagsisimula yan sa pagtatanim ng galit. Nabubuo, lumalaki, hanggang sa ang puso ay maging numb na sa kasalanan at ito'y maging bahagi na ng kanyang buhay. Ang problema sa estadong ito ng buhay, katulad ng sinasabi ng unang pagbasa ay ano?
pag ikaw ay nadala sa ganitong disposisyon, kailanman ay hindi mo nakikita ang kabutihan at katotohanan. At yan ang nakakatakot. Yan po ang nakakatakot na babala sa atin ngayong umagang ito. Mga kapatid, sa ating pagsusumikap na maging banal, naway mas higit nating katakutan ang Diyos kaysa tayo ay mabulid sa masamang buhay. Tatandaan natin, may hangganan ang kasamaan. Huwag sanang maging short-sighted ang ating tingin sa mga nangyayari sa buhay na ito dito sa lupa o sa ating buhay dito sa lupa. Kapag ka tayo ay nasaktan at ang tingin lang natin ay short-sighted, ang gusto kaagad natin ay gumanti o maghiganti. At nang makita nating nakabawi tayo doon sa taong gumawa sa atin ng masama. Kapag ka ganyan ang ating pagtingin, sabi ng unang pagbasa, merong kapalit yan. Sapagkat kapag ka ginawa natin ng masama, ang mga taong gumagawa sa atin ng masama, may balik sa atin yan. At kung hindi man ngayon, yan ang babala ng unang pagbasa, darating ang panahon sa paghuhukom ng Panginoon na ibabaoy sa atin ang ginawa nating masama dahil yan ay may kaparusahan. Matakot tayo dyan. Kaya ngayong umagang ito, sana maging mapagtimpi tayo sa tukso sa paggawa ng masama sa kapwa. Mas pag-ibayuhin natin ang kabanalan sa pamamagitan ng pagsisikap na makapagdasal, makapagsakripisyo. Sanayin natin ang ating sarili diyan at makapagkawang gawa upang masimulan natin ang binhi ng kabutihan na nagmumula sa pamamagitan ng pagbabalik loob sa Panginoon through the Sacrament of Reconciliation. Nawa, ngayong umagang ito, maging bahagi ng ating kamalayan, ang kabanalan, at ito ang mas bigyan natin ng pansin at diin sa ating buhay bilang mga binyagan kung saan tayo tinawag. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayan sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ang paghahain ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay siya nawang magpaging dapat na kami maging lalong dalisay sa pagharap sa iyo.
sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinalalabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero na Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero na Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, dito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
dulot ko. Sa'yo ay buhay na kalaan, gabi at araw, damin mo aking pag-ibig sa puso mo. Isa sa gwapong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari sa Arsidiosesis ng Lipa. Maraming salamat po sa inyong handog. Sa kamatayan, kita'y inagaw at inialay aking buhay. Mahihitan pa ba mababalisan aking pag-ibig sa'yo lang. Ulot ko
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang ay loobin mong bumagtas mula sa dati naming pagsuway na aming tinatalikdan patungo sa pamumuhay na iyong pinababanal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis, sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa Pabansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa Pabansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makatutulong sa pagpapaunlad ng ating turismo pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ng inyong QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyon na kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Maraming salamat po. Archdiocesan Centers for Reconciliation at bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma, tayo po iinaanyayahang mangumpisal at magsisi sa ating mga kasalanan. Makikita mo niyo po sa screen ang mga confession schedule. Gayon din naman, mayroon po tayong pagdarasal ng Estasyon ng Krus tuwing araw ng Biyernes sa ganap na ikatatlo ng hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikasampu ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mong iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, nagpapalala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo
magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling Niya.